Samantala, nakalabas naman mula sa Makati Medical Center si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Matapos po ang mga pagsusuri, inirekomenda ng kanyang doktor na dalhin sa ibang bansa si Arroyo para doon sumailalim sa operasyon. Saksi si Marie Zumali. Sa pagkukumpara sa Quantum CT scan Anastasios protocol kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo nitong May 10 at August 14, 2012, makikita raw na lalong namaga ang kanyang esophagus wall o daanan ng pagkain, at tracheal wall o daluyan ng hangin. Umusli raw kasi ang titanium plate at nawala sa dating kinalalagyan nito sa kanyang cervical cage. Mas naging manipis din ang epiglottic muscle o yung nagbubukas sara para protektahan ang food at air pathway. Kaya raw hirap lumunok at nababarahan ang air pathway at ilang ugat ng dating Pangulo. This particular 65-year-old female is suffering from a very severe and dangerous situation. But there is a progressive and aggressive change in the degree or severity of the plate motion. Na kung gumalaw ho yung tornilyo natin na yon at parating nadadaanan ho ng mga food yun and swallowing, there is a strong possibility na baka magkameron ng dangerous problem ang pasyente. I mean, you can look at it that it will cause sudden death. Pero wala raw mga eksperto at equipment sa bansa na magagamit para sa operasyong tutugon dito. Kaya inirekomenda ng cardiologist niyang si Dr. Roberto Anastasio na dalhin sa ibang bansa si Arroyo. Kailangan natin po definitely a good, plentiful neurophysiologist, hindi lang sa isang area kundi the multiple area, so that while she's being touched or while she's swallowing, nagtetest po yun eh. Importante po rin, neurophysiologist. Yung po ang walang ginawa kundi mag-examine lang ng nerve habang gumagalaw po yung surgeon. Yung tao po nagagawa, dapat sana yan doon sa repetitive reconstruction. Ayon naman sa COMELEC na naghain ng kasong electoral sabotage laban sa dating Pangulo, tututulan nila ang mungkahing pagpapagamot ni Arroyo sa ibang bansa hanggat wala o manong sapat na pruwebang hindi siya maaaring operahan dito sa Pilipinas. Tatlong beses nang sumailalim si Arroyo sa operasyon para sa kanyang degenerative bone disease, kung saan inilagay at inayos muli ang kinabit na titanium plate sa kanyang cervical cage. At kamakailan lang, bumalik siya sa VMMC matapos mabulunan sa kinaing melon. Sa ngayon, nagbago na umano ang pitch ng kanyang boses. Sintomas daw ng lumalalang kondisyon dahil sa pagka-dislocate ng titanium plate. Sa mga imahe o litratong ito, makikita kung gaano nakaselan ngayon ang sitwasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At dahil nga sa kanyang kasalukuyang kondisyon, ay napakalimitado lamang na maaari niyang kainin gaya ng mga osterized food. At patuloy din ang medikasyon na ibinibigay sa kanya gaya ng mga calcium tablets at gamot para sa kanyang puso. And she is in fear. Takot ng kumain eh. Ayaw nang uminom. Dehydrated po ang pasyente. Ako si Marie Zumali, ang inyong saksi.